Patuloy ang search and retrieval operation sa mga biktima ng lindol sa Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 60 katao pa ang nawawala. 42 naman ang kumpirmadong patay at may 54 na sugatan. Nababahala rin ang lokal na pamalaan sa namuong artificial dam sa isang barangay sa Gihulngan matapos ang lindol. May report si Micaela Papa. Ito ang daan paakyat sa bundok ng Tinayunan Beach. Sanhi ng landslide, natabunan daw ng lupa ang ilog kaya isang artificial dam ang namuo. 2 kilometro bago matating ang ilog, kinailangan na naming maglakad. At dito, tumambad sa amin ang naglalakihang bato at mga puno na pinatumba ng lakas ng lindol. Malayo pa pero tanaw na namin ang bahagi ng bundok na tinibag ng lindol. Pagdating sa ilog, ilang bata ang inabutan naming naliligo. Hindi alintana ang nakaambang panganib. Kita kung gaano kalakas yung naging landslide dito sa barangay T Beach. Katunayan itong ang ilog, yung tubig niya ay naging stagnant na matapos matabunan ng gumuhong lupa na gumawa ng parang artificial dam. Dito sa bahaging ito ay bahagyang mababaw pa yung tubig pero ayon sa mga residente, bandang paakyat ng bundok ay napakataas na o napakalalim na nung naipon na tubig dahil yung mga nakatungkod sa ilog na puno ng nyog na mahigit 50 talampakan ang taas, sa ngayon mga dahon na lang ang natatanaw. Ang NDRRMC, noong Sabado pa pinalikas ang mga residenteng nasa tabing ilog. Kaya preemptive evacuation, nandun na lahat ang mga tao sa eskulahan, 200 families sila lahat. Pero nang puntahan namin ang T Beach Elementary School kung saan di umano pinalikas ang ilang pamilya, ang pamilyang ito na lang ang naiwan. Hina-hina naman, dili man pareho itong sa sugod nga kusog, di tao malakas. Sabi nila kung magdating na ang ano ng tubig, magpalas labital, sakadri sa taas. Sa ngayon, hindi pa rin makapasok ang mga heavy equipment na gagamitin sanang pangtanggal sa mga bata sa ilog. Patuloy naman ang search and retrieval operation sa mga nasalanta ng lindol. Panawagan lang ng retrieval team sa mga pamilya. Paghandaan ang posibilidad na hindi lahat ng mga nawawala ay makikita pa. Pagdasal na lang tayo na kung ma-recover, pero kung talagang malalim na, tanggapin na lang natin. Ang babaeng ito, halos maglupasay sa harap ng na-recover na labi ng kanyang ina. Laking pagsisisi raw niya na umalis siya noong araw na mangyari ang lindol. Sana raw ay nailigtas pa niya ang ina. Ang ilang mga estudyante sa La Libertad Central Elementary School sabik nang pumasok. Pero dahil sa pinsalang tinamo ng paaralan noong lumindol, sarado pa rin ito hanggang ngayon. Gusto mo kasi talaga pumasok? Gusto sana pumasok ng isa eh. Kaya lang, wala namang ano tong eskwelahan eh. Wala namang pasok. Walang pasok. Ganito rin ang sitwasyon sa Infant King Academy sa Himalalud. Sira pa rin ang ilang silid-aralan kaya hindi pa kakayaning magklase. Plano sana ng DepEd na magtayo ng tent para pansamantalang pagdausan ng klase. Yun nga lang. Problema lang ma'am yung tent. Saan kami kukuha ng tent? Kasi yung mga tent namin ginagamit na sa mga evacuation center. Tulong-tulong naman maglinis ng paaralan ang mga estudyante ng Tayasan Institute sa La Libertad. Umaasa silang unti-unti nang maibabalik ang normal na buhay sa kanilang probinsya matapos ang trahedya. Micaela Papa, GMA News.